AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Magandang umaga po! Sumasa niyo na po ang inyong DZME 1530 balita sa tanghali ngayong araw ng Webes, December 26, 2019. At sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Typhoon Ursula patuloy na humihina pero Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 nakataas pa rin sa Occidental Mindoro at Calamian Islands. Bilang ng mga nasawi dulot ng bagyong Ursula, umakyat na sa 11,000, higit 12,000 residente inilikas naman sa gitna ng pagdaraos ng Pasko. Iba't ibang grupo, sanib puwersang nagkilos protesta sa Maynila laban sa mga komunistang grupo kasabay ng 51st anibersaryo ng CPP. Batas na magpapalawig sa paggamit ng 2019 national budget, nilagdaan na ni Pangulong Duterte. Dating sexy actress na si Jenny Roa, timbog sa Pasay City matapos mahulihan ng 4 na sachet ng shabu na isinilid sa angpaw. Tatlong lalaki patay naman sa Christmas shooting sa Quezon City. Higit 100 katao patay sa pag-atake ng mga jihadist sa Burkina Faso, Africa. Yan po ang balita sa Ibayong Dagat. At sa kalakalan, listahan ng mga kumpanyang nagpapatupad pa rin ng kontraktualisasyon sa mga empleyado, planong ilabas ng dole sa New Year. Sa palakasan sa NBA Christmas Special, Philadelphia 76ers, inilampaso ang number 1 team na Milwaukee Bucks. Sa kalusugan, pagkain ng oatmeal sa halip na itlog at tinapay sa agahan, natuklas ang nakapagpapababa ng tsansa sa stroke. At sa showbiz, Miss Universe 2018 Catriona Gray, itinangging nililigawan siya ni Sam Milby at Alden Richards. Mula sa DZME News Center, narito ang DZME 1530 Balita sa Tanghali. DZME 1530 Balita sa Tanghali. Mga balitang hinala, sinaliksik, inihanda at sinuri ng DZME News and Current Affairs. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. Kalipunan ng mga pinakahuling pangyayari sa loob at labas ng bansa. DZME 1530 Balita sa Tanghali. 1530 Balita sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Sa ngalan po ng ating News Director, Ms. Jamie Quinto, ako po si Harley Valbuena. At sa detalye ng ating mga balita, sa lagay muna ng ating panahon, bagyang humina ang Typhoon Ursula habang tinatahak ang direksyong west-northwest at kasalukuyan na pong nasa West Philippine Sea at kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa update ng PAGASA, huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 235 kilometers northwest ng Coron, Palawan. Taglay nito, ang lakas ng hangin aabot sa 120 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 150 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa northwestern o northwestern portion ng Occidental Mindoro, kabilang na ang Lubang Island at gayon din ang Calamian Island. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ursula sa Sabado ng umaga. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Sa kaugnay na balita, 11 na ang nasawi sa pananalasa ng bagyong Ursula sa bansa. Sa panayam ng DZME 1530, sinabi ni National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesman Mark Timbal, 7
ang nasawi sa lalawigan ng Iloilo, habang 4 naman ang namatay sa Eastern Samar. Nakatanggap na po tayo ng ulat ng mga casualties from the region. Biniverify pa po natin yung mga causes of death. Yung mga casualty naman po sa West and Visayas daw po ay mga biktima ng drowning dahil na nagkaroon po ng mga mataas na pagbaha. Bukod dito, umabot na rin sa higit 12,000 individual ang inilikas kahapon mismong araw ng Pasko. Ni-report po sa amin yung number of mga in-evacuate. Well, 86 was 24,471. Yung mga naapektuhan po na mga pasahero natin. Yung mga pamilya po naman umabot na sa 1,271. Sa ngayon, ay inaalam pa ng NDRMC ang eksaktong halaga ng pinsalang idinulot ng bagyo sa mga ari-arian. Across the areas na daanan ng mata ng bagyo, medyo heavily damaged. Nakatawid na po yung bagyo, pwede na po mag-deploy ng mga assessment teams. Nakita natin dito yung mga power outages, mga nasirang bahay. Matatandaan sa gitna ng pagdiriwang ng Pasko, nanalasa ang bagyong Ursula sa lamakamalaking bahagi ng bansa, partikular sa Mimaropa at Visayas. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Bahagya naman pong tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam, bunsod ng pag-uulan dahil sa bagyong Ursula. Sa update ng PAGASA, umabot na ng 199.40 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam, mas mataas ng 0.60 meters o 0.60 meters sa 198.80 meters na naitala kahapon. Ngunit ayon po sa National Water Resources Board, kulang pa rin ito sa 212 meters na target para sa sapat na supply ng tubig sa Metro Manila. Inihayag rin ni NWRB Executive Director Sevilla David Jr. na kung hindi aabot sa target na level ng tubig ang Angat Dam, ay tuloy pa rin ang rational water interruptions hanggang sa rotational water interruptions hanggang sa summer 2020. Inabisuhan na rin ang mga magsasaka na binawasan na ang alokasyon para sa irigasyon dahil nananatili nga pong mababa sa 200 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Samantala, niyanig naman po ng magnitude 5.1 na lindol ang Davao Occidental ngayong araw ng Webes, isang araw matapos ang Pasko. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naramdaman ang pagyanig kaninang alas 12:56 ng madaling araw at namataan ang sentro nito 193 kilometers southeast ng bayan ng Sarangani. Bagamat walang idinulot na pinsala, ay inaasahang magdadala pa rin ng aftershocks ang lindol. Matatandaan nito lamang ding Desyembre ay niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang Davao del Sur, kung saan 13 katao ang nasawi. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At sa iba pang mga balita, nagkilos protesta ang iba't ibang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila upang kondinahin ang Communist Party of the Philippines kasabay ng kanilang 51st anibersaryo ngayong araw. Tinawag ng mga reliyista na salot sa lipunan at hadlang sa pag-unlad ng bayan ang CPP-NPA at binigyan din rin na hindi na raw kailanpaman mananatili sa kanilang mga puso si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Samantala, hinimok rin ng isang dating NPA na nagngangalang Lola ang mga magulang na huwag raw hayaang malinlang at ma-recruit ng mga komunistang grupo ang kanilang mga anak. Bibigyan nila ng mukha ang kanilang organisasyon ng legal upang legal din nila na makuha ang mga kabataan. You have to be aware, you have to be wary. Pag yung organisasyon mo, dinadala ka lang sa lansangan, ibang usapan na yan. Tandaan po sana ng mga nakikinig, ang unang hakbang patungo sa kabundukan ay ang iapak mo ang paa mo sa lansangan. Dito sa rally. Kabilang sa mga nagkilos protesta ay ang mga grupong Hands of Our Children, League of Parents of the Philippines, Citizens Crime Watch at Manila NGO Alliance. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Happy watching muna kay Irene Montecalvo at sa mga cameraman daw ng Rafi Tulfo and Action na ako kinakikinig sa atin, Kuya Mike Ivan MJ at pinapanood po ako from EJ Selvosa kay paring Mike. Also to Shane Manawat, happy watching. At sa detalye muli ng ating mga balita,
kinundena ng mga rebeldeng komunista sa Southern Mindanao ang pagnanais raw ni Davao City Mayor Sara Duterte na huwag isama ang kanilang syudad sa pinagkasunduang ceasefire ngayong holiday season. Ayon sa National Democratic Front of the Philippines Southern Mindanao, mali si Duterte na isisi sa sinasabing criminal acts ng mga makakaliwang grupo, lalo na sa New People's Army, ang pagkabigo ng peace talks ng gobyerno at mga komunistang grupo. Gitpa ng NDFP, ang Armed Forces of the Philippines ang lumabag sa pinagkasunduang ceasefire ng gobyerno at ng mga komunistang rebelde. Mababatid na nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling makipagnegosasyon sa mga komunista kasabay ng utos kay Labor Secretary Sylvester Belle III na makipag-usap kay Communist Party of the Philippines Founding Chairman Jose Maria Sison. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Tumaas naman ang bilang ng mga environmental defenders na pinatay ngayong taong 2019. Batay po sa year-end report ng Kalikasan People's Network for the Environment, umakyat sa 49 na environmental advocates ang pinatay, mas mataas ito sa 30 noong pong nakaraang taon. 63% dito ay mga magsasaka at agricultural workers, 22% ang opisyal ng gobyerno, 20% ang indigenous people at 13% ang forest rangers. Nakasad rin sa report na naipakita raw ang pagtaas ng bilang o ang pagtaas ng bilang ay nagpapakita na pinatay na environmental defenders sa kanilang ito po ang patunay sa kanilang suliranin upang maprotektahan ang higit 1,000,000 ektarya ng lupa para po sa ating kapaligiran. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na magpapalawig sa validity o visa ng 2019 National Budget. Nakasad po sa Republic Act No. 11464 na i-extend na ang mga hindi nagamit o hindi nagamit na appropriations para sa taong 2019 hanggang Disyembre at 31 taong 2020. Una dito'y ibinabala naman ng mga mababatas o ng mga mambabatas na ang lahat ng hindi nagamit sa 2019 budget ay ibabalik sa National Treasury kung hindi may papasa ang batas na magpapalawig sa validity nito. Matatanda ang pinirmahan na nga po ni Pangulo Duterte ang 3.7 trillion pesos na 2019 budget noong Abril dahilan upang madelay ito ng ilang buwan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Itinanggi naman ni Quezon Governor Danilo Suarez na nagmula sa lalawigan ang nakalalasong lambanog na ininom ng higit 10 nasawing biktima. Git po ni Suarez, maigpit nilang pinoprotektahan ang lambanog industry ng Quezon at hindi raw nila kinukonsinte ang mga pasaway at pabayang manufacturer at retailer. Binigyan din rin ni Suarez na kaagad niyang ipinag-utos sa Quezon Police ang pagbabawal sa bentahan ng lambanog sa probinsya kasunod ng napaulat na pagkakalaso ng daang-daang biktima sa bayan ng Candelaria at sa Rizal, Laguna. Matatanda ang nagpositibo sa mataas na level ng nakalalasong methanol ang 5 sinuring samples ng lambanog mula sa Laguna. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Sa ating police report, timbog ang isang dating sexy actress na iniinalang tulak ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation ng pulisya sa Pasay City kahapon araw mismo ng Pasko. Inaresto si Jennifer Kilsgard o kilala sa screen name na Jenny Roa makaraang mahulihan ng 4 na sachet ng shabu na nakakahalaga ng 31,000 piso na ito raw ay isinilid pa sa angpaw. Naaresto rin ang isang Norman Venya habang bagamat itinanggi ni Roa na siya ay pusher ay inamin niyang gumagamit siya ng illegal na droga. Si Roa ay naging aktibo sa showbiz noong 1990s at early 2000s at ilan sa mga ginanapan niyang pelikula ay Ang Pugoy Hostage Davao, Ang Galing-Galing Mo Babes, Tag-Araw Tag-Ulan, at Tikboy Tikas at Mga Crooks Boys. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Police report pa rin, dead on the spot. Ang dalawang kalalakihan at patay rin ang isa pa matapos pagbabarilin ng 3 hindi pa nakilalang salarin kasabay po ng pagdiriwang ng Pasko, yan po ay nangyari sa Linyada Street, Barangay Commonwealth, Quezon City. Kinilala ni Police Staff Sergeant Bronson Sagot ng Batasan Police
Ang mga biktima bilang sina Juvie Largo, Lloyd Herbert Agukay at isa pang hindi kilalang biktima. Batay sa ulat, naisugod pa sa ospital si Agukay, ngunit binawian rin ang buhay kalaunan at natuklas ang kalalaya lamang nito sa kulungan dahil po sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga noong pong buwan ng Abril. Sa ngayon, patuloy pang tinutukoy ng mga otoridad ang motibo at pagkakakilanlan ng mga sospek. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Happy watching din kay Simon Andrew Lubay at atin na pundakuhan ang ating balita sa Ibayong Dagat. Higit 100 katao patay sa pag-atake ng mga jihadis sa Burkina Faso, Africa. Balitang Ibayong Dagat, i-add sa atin ni Camille Lee. Camille? Patay ang 122 katao sa pag-atake ng mga jihadis sa Burkina Faso, Africa. Batay sa ulat, inatake ng mga jihadis ang bayan ng Arbinda sa Sahel region at pinagpapatay ang 35 sibilyan. Kasunod dito ay sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng armadong grupo at pwersa ng gobyerno kung saan 80 ang napatay na jihadis at 7 ang nasawi na panig ng mga otoridad. Pinuri naman ni Burkina Faso President Roch Marc Christian Kabore ang kabayanihan ng kanyang mga sundalo kaugnay ng pagkakapaslang sa 80 jihadis. Balitang Ibayong Dagat, ako si Camille para sa DZME 1530, una sa kanan ng himpilang may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Maraming salamat Camille at para naman sa ating balitang kalakalan. Listahan ng mga kumpanyang nagpapatupad pa rin ng kontraktualisasyon sa mga empleyado, planong ilabas ng dole sa New Year. Economic news, i-add naman sa atin ni Emil Basco. Emil? Target ng Department of Labor and Employment sa unang bahagi ng bagong taon na ilabas ang listahan ng mga kumpanyang nagpapairal pa rin ng kontraktualisasyon sa mga empleyado nito. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bello III, hindi mo na ilalabas ngayong taon ang listahan ng mga pasaway na kumpanya upang mabigyan pa sila ng pagkakataong tumalima sa anti-endo executive order. Bukod dito, ilalabas rin ng DOLE ang listahan ng mga kumpanyang sumusunod sa panuntunan at ginagawang regular ang kanilang mga trabahador na pumasa sa probationary period. Ngayong taon, naiaabot sa 600,000 mga kontraktual na empleyado ang naging regular. Balitang kalakalan, ako si Emil Basco para sa DZME 1530. Una sa kanan ng himpilang may paninindigan. DZME 1530, Balita sa Tanghali. Thank you, Emil Basco. At para naman sa larangan ng sports, tinambakan ng Philadelphia 76ers ang nangunguna sa standings na Milwaukee Bucks sa bakbakan para sa NBA Christmas Day game. Sa laban na ginanap sa Wells Fargo Center, Philadelphia, natapos ang laro sa score na 121-119 at nanguna para sa Sixers si All-Star Center Joel Embiid na kumamada ng double-double 31 points at 11 rebounds. Gumawa rin ng 22 points si Tobias Harris, 18 points kay Josh Richardson, 15 points kay Ben Simmons at double-double 11 points at 10 rebounds kay Al Horford. Samantala, pinataob rin ng Golden State Warriors ang Houston Rockets sa score na 116-104 sa pangunguna ni Warriors center forward Draymond Green na gumawa ng double-double 20 points at 11 rebounds, double-double 22 points at 15 rebounds kay Damian Lee at 20 points kay point guard D'Angelo Russell. DZME 1530, Balita sa Tanghali. At para naman po sa ating balitang kalusugan, alamin niyo po ito, pagkain ng oatmeal sa halip na itlog at tinapay sa agahan, natuklas ang nakapagpapababa ng tsansa na tayo po ay magkaroon ng stroke. Ito ba? Ay proven? Totoo ba ito? Alamin natin sa ulat ng ating kalusugan expert, walang iba, ang may plano ng magpapayat sa taong 2020, Miss Jo, the Kalusugan Girl, Mariano, magandang tanghali, Ma'am Jo! Yes, magandang tanghali sa iyo, Harley. Sa pag-aaral ng Aarhus University sa Denmark, natuklasan na ang pagkain ng oatmeal kapalit ng itlog at tinapay bilang agahan ay nakabababa ng banta ng stroke. Sinuri ng mga
mananaliksik ang kinakain ng 55,000 matanda sa Denmark na may edad 56 na walang history ng stroke. Kumukonsumo ang mga ito ng 2 itlog, 3 tinapay, 1 yogurt at kakarampot na oatmeal kada linggo. Makalipas ng higit 13 taon, higit 2,000 sa mga lumahok ang nagkaroon ng stroke. Habang batay sa pagtaya ng mga researcher, ang mga participants na pinalitan ng oatmeal ang kanilang regular na agahan ay bumaba ng 4% ang banta ng stroke kumpara sa mga taong nanatiling kumakain ng itlog at tinapay. Ayon kay Senior Study Author Christina Dam, nakatutulong makaiwas ang pagkain ng oatmeal sa stroke dahil sa mababa nitong kolesterol. Kaya payo ng mga eksperto, ugaliing kumain ng oatmeal para makaiwas na makaranas ng stroke. Ako po si Jo Mariano para sa Balitang Kalusugan ng DCME 1530, una sa kanan ng Tilang May Paninindigan. DCME 1530, Balita sa Tanghali. Marami salamat, Miss Jo Mariano. Siguro, kumain ng 5 itlog kanina si Sito, kaya sobrang hyper ngayon. Anyway, sabi doon sa study, ay mas aktibo daw yung, much better yung pagkain ng oatmeal, di ba? Kasi ay nakakapagpaiwas nga raw sa stroke, given the fact na yung itlog, di ba, ay mayroong cholesterol level, di ba? May cholesterol content. And at the same time, pero nagtataka ako doon sa tinapay, di ba? Nakakapagpababa raw ng stroke kapag tinapay ang kinain mo instead of oatmeal kapag sa iyong breakfast. Anyway, ay kanya-kanyang trip lamang yan, pero just be safe sa ating mga kinakain, especially this holiday season, kabi-kabila ang mga Christmas party, no? Ay hinay-hinay pa rin po sa mga ating kinakain, no? Anyway, para naman po sa ating pangwakas na balita, of course, hindi pwedeng mawala ang balitang showbiz! Miss Universe 2018, Catriona Gray, itinangging nililigawan siya nina Sam Milby at Alden Richards. Ngayon ko lang narinig ito, ah. Saan naman kaya galing ang chismis na ito? Alamin nga natin sa ating showbiz correspondent, walang iba, the internationally acclaimed film creator, Direk Gav, Direk G.A. Villafuerte. Hi, Direk Gav! Belated Merry Christmas! How are you? Yes, and hello si John. Harley, malinaw ba ako dyan? Yes, of course, ting linaw ng beauty na tagline, Direk G.A., diba? Ayan! Ito na nga, wala ko ng ano kasi ng signal. Nagbigay na ng komento ang Miss Universe natin, 2018 na si Catriona Gray. Kaugnay yung mga agam-agam ng mga fans na nililigawan siya ng aktor na si Sam Milby at ang tinuguro yung pambansang day na si Alden Richards. Mm-hmm. Ako, saan naman kayang galing na chismis na yan? Yes, si Catriona never parang niya nag-meet si Alden. Mm-hmm. Pero bukod dito, nilinaw rin niya na si nilinaw ni Kat na magkaibigan lang sila ni Sam Milby dahil parehas na sila ng kinabibilangang fan. At nasa ilalim rin sila ng magkaparehong management. Mm-hmm. O, diba? Matatanda na kasalukuyan nga ay single na si Catriona matapos ang mini na nag-break sila ng nobyong ang aktor na si Clint Bondad matapos ang 6 relasyon. Mm-hmm. O, diba? So, parang out of nowhere naman yung mga chismis na yun, diba, Direk? Eh, baka yung mga fans lang ang mayan ito. Mga fans lang ang gusto na magkaroon na ng love life si Catriona. Nakot, napaka-issue diba? Talaga. Biruin mo eh. Kasama lang pala sa magkaparehas lang ng sinisimbahan na church, di ba? Correct. And nagkaroon agad ng issue na nanliligaw, di ba? Correct. Siguro, they are professionals naman. So, I think, kung magliligawan man, eh, hindi nila gagawin sa simbahan, di ba? Correct. Mm-hmm. Alam mo yan. Mm-hmm. So, ayan na nga muna, Harley, Chika at Hatan. So, na ng showbiz ngayong tanghali. Mula dito sa South City Hospital and Medical Center sa Bacoor City. Ako si J.A. Villafuerte. Nagulat para sa DZME 1530, una sa kanan ng hindi lang may paninindigan. Thank you very much, Direk Gav, Direk G.A. Villafuerte. At 1 minuto na po, makaraan ang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat po sa ating mga nakagapay dito sa stasyon, Ortigas Center, Pasig City, sa technical side, Engineer Joey Lunag, IT graphics expert kay Emil Basco, Executive Producer Miss Jo Dakalsugan Girl Mariano, News Writer natin kay Camille Lee,
At sa ngalan po ng ating News Director, Ms. Jamie Quinto, Program Director, Sir Ed Sarto, at Station Manager, Boss Tony Tabad, ako po, si Harley Valbuena. Abangan niyo po, sa inyo na susunod ang programang Police Hour with Ms. Jo Mariano at ang nagbabalik na si Sir Kiko Nagit. Abangan niyo po yan. Pero for now, Harley Valbuena saying goodbye muna and belated Merry Christmas po, pero this Christmas season is still ongoing po. So matagal-tagal pa yan. So may pagkakataon pa tayo para ibigay ang ating mga regalo until New Year. Anyway, enjoy the holidays and God bless. Kontra Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes. Abangan ang bagong programa ng dalawang tanyag na kolumnista sa tablo. Ngayon, nasa radyo na. Magkasalungat ang opinion sa una, subalit sa dulo, nagkakasundo rin sa isyung pinag-uusapan. Yan si Pabs Hernandez at Danny Mario sa Kontra Pilipinas. Sabayang napapanood sa DZME Facebook live streaming at Radyo DZME 1530 tuwing alas 2 ng hapon. Basta DZME 1530. Laging may bago.